Ayun na si Eman, guys. Oh. Di na siya nakita kasi. Ayan. Ayun, tumakbo na si Ari Eman. Pero actually, malayo pa naman yung bus niya. Doon pa yung bus niya. Si Aji naman dito. Tata! Ayan yung bus ni Eman. Ayan, oh. Malayo pa, may ano pa si Eman. Arje! Yan, tingnan niya si Uncle na mangunguha siya ng mga dayami. Ganyan yung ginagawa niyang di dyan nilalagay yung dayami. Tapos bubuhatin din niya ng ganyan. Ang cute ng aso niya. Ayan yung bus na iba. Una hihinto yun doon kasi may estudyante din doon. Tapos dito, tapos yung pangatlo dito sa kay Ayman na. Minsan pag medyo maaga si Ayman, pumupunta na si Ayman dyan sa hinihintuan ng bus. Sa klase niya. Ayan, malis na si, ayan, nakapaalis na sila yung bus na Ayman. Tingnan nyo ngayon, kahapon mainit, tapos ngayon tingnan nyo walang sikat ng araw. At saka malamig at saka yung mga tao rin busy na rin sa paghahakot ng mustard. Kapag ganito yung ano yung panahon, guys, ang mga nag-aani talaga is dahil dali talagang nagsibuhatan ng mga ano mga tanim, mga na-harvest nila kasi once kasi pag mabasa to ng tubig is mahirap. Mabasa siya ng ulan ba? Mahirap siyang buhatin at sayang kasi malalagas talaga yung mga buto niya. Ito naman grabe yung tataba ng ano nila dito. Grabe din kasi nila yung grabe din kasi yung nilagay nilang ano yung ano ba tawag dito yung pupo ng kalabaw ba? Ito talaga yung ito yun talaga yung pinaka number one na ginagawa nilang abono. Sa mga pananim nila yung pupo ng kalabaw. Haluan ng mga dayami yung ganyan. Basta yung mga bakas ng ano ng mga pupo. Kunwari may alaga silang kalabaw or baka. Pag nagpupupo yan, iniipon nila yan. Tinatabi nila hanggang sa dumami na yan. Tapos pag once na taniman ng ganito, is gawin nilang abono. Ja. Mamaya po ulit, guys. Magandang hapon, everyone. Sa napakalamig na hapon. Ay, actually gabi na dito pero hindi pa madilim sa amin. Ayan. Dito na naman ako sa taas kasi nagano ko na ang tubig ng tangke. Para mamaya ang gabi is hindi na ako kailangang magigib pa. So yun habang hinihintay ko na mapuno yung tangke, manguha na rin ako ng panggatong ko, pangdaob ko ba. Kasi dahil masama talaga yung panahon. Kaya kailangan natin magdaob-daob. Ang kunin ko na lamang is itong tinabi ko dati na tangkay ng mga mais. Andito lang naman. Pwede rin naman tong kahoy. Ayan. Pero sayang kasi yung kahoy. Ito na lang. Diba? Manguha lang tayo dito. Uy, may ahas dito. Uy. Ito yan. Dito banda na to is bahay to ng ahas. Manguha na tayo. Talawin ko ulit yung aking tanim. Kumusta na? Wala pa rin talaga. Hindi talaga nabuhay yung mustasa na tinanim ko dati. Hindi na siya nabuhay. Grabe, ang proud talaga ako dito sa aking ano oh, aking tanim. Napakataba eh. Alam mo yung kahit malaki yung dahon niya, hindi malambot yung hindi matigas yung ano niya ba? Yung dahon niya malambot pa din. Dito na si Auntie.
Yung mama ni Jano magluluto. Time luto na kasi. Yung dalagita naman, yung anak ni auntie is pinunta niya yung mama niya. Ito namang mustard. Kanina nila ito, kanina nila hinakot. Parang inisa na nila. Kasi masama nga yung panahon. Baka uulan yung ganun. So kahit maulan lang siya dyan, dyan lang siya banda. Malalaglag yung mga buto, yung mga ano niya, tawag dito eh, yung mga ano nga tawag dito eh, yung mga buto-buto ma, basta eh, kalimutan ko na, nananig kasi yung katugnaw sa kong kamot eh, ayun, namula, nagpulo-pulo sa katugnaw, nahugas pa dyan kong plato. Sige, manguhan na po tayo guys, mamaya po ulit. So, good morning guys, morning na dito. Mag-alas 10 na actually. Pero napakalamig pa din. Ayan, dito. Dito natulog. May, dito natulog yung dalagita. Tapos si Arin. Dito rin natulog kasama ng dalagita. Ayaw yung matulog kasama sa amin. Si Ayman naman hindi maganda yung pakiramdam niya. Kaya tabi siya sa akin. Ayan. Oh, mag-alas 10 na pero napakalamig pa din. Ha. 9:20 na. 9:20 in the morning. Pero ayan. Yung mga dalagita paalis na rin pasok sa school. Yung mga bata, si RJ, kanina, actually kanina pa kami nagising mga alas 5:30, yung ganun. Tapos nagstay lang kami sa loob ng kwarto. And then nakatulog ngayon ulit si RJ. Tapos tawag dito. Si Ayman naman nandun lang sa kwarto. Hindi ko muna pinalabas yung mga bata. Si Ari nagising na rin at saka lumipat siya sa kwarto kasama namin. Ayun, dumating na yung bus ni Ayman. Grabe, sobrang kapal ng ano. Uy, nung pag. Hindi mo talaga siya makikita yung kalsada doon. Gusto kong pumunta doon sa bus ni Ayman kasi magbayad doon sa bayaran ko yung na nagamit sa pa-check-up ba. Kasi pina-check up si Ayman, pina-check up dun sa school. Ayan, tingnan niya. Yung ano, yung pala, yung turmeric pala nila, auntie, binila dito sa taas. Ibibila daw sana nila dito. Kaso baka paglaruan ng mga bata, si Ayman, si RJ, baka paglaruan nila. Kaya sabi ko, dyan na lang sa taas, auntie. Ano mo na lang dyan siya, hayaan mo na lamang siya dyan hanggang sa matuyo siya. Saka mo na lang iligpit. So sabi niya naman, baka ano, sa ula ka ng space sa sampayan. Kasi sampayan ko yan dyan. Pati sa taas ng yero ko, sinasampayan ko ng ano nung mga pants ng mga bata ba. Ayun, tingnan niyo dito. Dito ako nag-ano kagabi. Naggumawa ng apoy. Dito ako sa labas gumawa ng apoy, sinadya ako. Kasi yung tangkay ng mga mais is, magrabe yung ano niya, yung daw dito eh. Yung abo ba? May ilana ganito na, oh, ganyan yung abo oh. So dito ako nag-ano, naggumawa ng apoy. Hindi ako sa loob gumawa. Mas masarap yung gawa ng apoy. Lalo na kapag ganito. So gagawa na naman ako paglalabas na yung mga, dahil lumabas na rin si RJ. Ngayon lalabas na rin si Ayman. So gagawa ulit ako ng apoy dito. Ganun lang yun kasimple. Para maibsan lang yung ating lamig. Okay lang. Kasi ano naman eh. Dito. Marami naman akong tangkay ng mais. Tsaka yung kahoy, kinuha ko din talaga yan, sinadya ko din para hindi ma... Yung tangkay kasi man ng mais, mabilis siya maupos. Kung sabi saya, dali rin siya maupos ba? So mauna nga akong gikuha dyan siya, yung kahoy. Gisagol-sagol na ko siya sugnod. Yung ano ni RJ, ano ito? Yung salt ni RJ is... Nakaganyan yan si RJ, oh, kasi may tumutulo lagi yung laway niya dahil sa luas niya. Pero medyo okay-okay na naman na. Ay... Yun nga, tumutulo yung laway ni RJ dahil sa luas niya. Pero medyo okay na kahapon. Simula pa nung isang araw, nilinisan ko, nag-ano ako ng tubig, ng warm water. Nilagyan ko ng konting asin. Tapos panyo na maliit. Nilinisan ko yung ilalim ng bibig niya. Basta yung luas-luas niya. So yun, medyo okay-okay naman. Pero hindi pa rin yan talaga yung 100% na okay siya. Pero patuloy pa rin naman siyang umiinom ng gamot. Tapos, si ano naman, si Ayman naman, pag-uwi niya kahapon, may dala na siyang gamot.
Nidala na siyang gamot. Sabi ko, tinanong ko siya. Kasi pagpasok niya lang sa ano sa bahay, tinanong ko siya, anong nangyari sa'yo, bakit? Kasi ano siya, parang yung mukha niya, nakikita mo siyang may nararamdaman ba or sad ba, yung ganun ba? Sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya sa akin, is ano, wala, okay lang ako mama, sabi niya naman sa akin. Ayun yung pa talagang umamin. Sabi ko sa'yo, ano nga nangyari sa'yo? Ano daw siya, hindi daw maganda yung pakiramdam niya. At saka sa school daw, nagsuka daw siya. So, pinakita niya sa akin yung gamot. Pag-uwi niya, pinakita niya sa akin yung gamot. May tatlong gamot na binigay sa kanya, yung pangpagaling sa tonsil niya din. Si Ayman, yung banda talaga sa liig niya, may yung masakit daw sa kanya. So, yun. Yung nakainom naman na siya ng gamot kahapon, sa school daw, tanghali. And then, kagabi, pag-uwi niya dito sa school, pagkatapos kumain, and kangayon, ngayon lang din, nakainom na rin siya, yung ganun ba. After, ano siya guys, 4 hours, painumin siya. Pati na rin si RJ. Ayan. So, pasok na tayo sa loob guys kasi napakalamig at ako yung kukuha lang ako ng lighter at ako yung gagawa ng apoy. Ayan. Nandito na lang guys. Bye-bye po everyone. Bye-bye. Have a good day guys. Bye-bye.